Okay, there's another question. Again, from Kajunel ulit. Oh, huwag ka muna mag-leave, Kajunel. Balik ka dito. Meron kang katanungan na binigay sa ating group chat. Ito po, no? Kasi sandali muna, partner. May mga nagtatanong, paano po ba makasama sa group chat ninyo, no? Join po muna kayo sa aming Zoom class. Pag nag-join kayo sa Zoom class namin, so, yun na po. Iano natin, partner, no? Ia-add na po namin kayo, no? Kasi may registration po tayong ginagawa weekly. So, ia-add na po namin kayo sa aming pong group chat ng mentoring, no? Halimbawa, ngayon, partner, no? Kung sino yung hindi pa naka-add dyan, ia-add po namin kayo sa ginaganap naming mentoring na ito. Okay. Oh, Kajunel, nandiyan ka ba? Isosolve ko po itong problem na to. Hindi lang po pang-RM ito, pang-REE din itong tanong na to. Kaya maganda. Ako, mas pinipili ko rin yung mga tanong na ano eh, yung mabe-benefit sana ang REE, RME, no? Kumbaga, 2-in-1 na. Mas maganda yung ganon, no? Okay, hanggat maaari lang naman. Okay. Kasi hindi naman tayo exclusive lang pang RME lang. Hindi naman din tayong exclusive lang pang REE lang. Kaya mas maganda yung mabe-benefit na yung dalawa. Hanggat maaari. Okay. Oh, makinig ha, mga ka-werpa. Ito motor to, no? Okay, pangilang katanungan yan. Pangatlo natin. Okay, for the day. Ito motor to. This is our motor. Let's say we have a circuit breaker. We have this branch circuit conductor. This is our motor. Oh, motor natin to. Ayan, mga ka-werpa. Ito, motor natin. Okay, may tinatawag na full load ampere or line current. This is our line current. Line current. In its full load condition, this is what we call the FLA. FLA. There are two formulas. Pag ang motor mo single phase, if you have single phase motor, this is the formula for the line current. The line current or our FLA, that is equal to horsepower times 746 over the voltage multiplied by the power factor times the efficiency. Yan po, nasa mga libro naman po ito ng electrical engineering books. Yan. Hindi ko naman po ito formula, no? Wala po tayong sariling formula, no? Mga nasa libro din po ito. Kung ang motor mo, three-phase motor, so, the only difference is this. The line current, or shall we say the full load ampere, that is equal to the horsepower times 746 divided by square root of 3 times the voltage times the power factor times the efficiency. You see? Ayan. The only difference is the square root of 3 here. Mga ka-werpa. Pero ang tanong niya, ano lang, no? Single phase lang, yun. 5 horsepower. O sige, Kajunel, sosolve ko na po ang inyong katanungan. Kukunin natin ang inyong line current, which is our full load amperes. Ito pong una ang gagamitin nating formula. So, meron kang 5 horsepower. Times mo lang ng 746. So, didivide natin. Ano voltaheng given? 230. 230 volts. Then, multiplied by the power factor. Anong power factor natin? 72%, which is 0.72. And then, multiplied by, we have 80%, partner, no? Tama? 0.8 na lang po yan. Ayan. Okay. Kunin muna natin bago natin isize yung circuit breaker, Kajunel. Kasi ito, importante ito. Kunin natin na yung line current o yung full load ampere. So, ano bali yung magiging full load ampere natin dyan, no? Ano yung full load ampere? Okay, ito din natin sa calc.
5 times 746, kasi conversion yan, di ba? 1 horsepower is 746 watts. 5 times 746, then, pag ginawa mo to sa calculator, ito, technique ko to, ha, yung ginagawa ko sa calcue, turo ko na sa inyo. Dire-diretso lang to sa calcue, ganito nyo lang gagawin to. Kung paano ko ginagawa dito sa calcue ko. Pindutin nyo lang, 5 times 746, then you press divided by 230 volts. 230. Okay, gawin nyo dito sa 0.7, imbis na times, pindutin mo ulit yung divided by. 0.72. Ayan. Tapos, imbis na times 0.8, divided by ulit. 0.8 naman. Ano lalabas? Ayun. 28.155193.24. Tama ba? Masundan nyo ba yon? So, or 28. Sabihin natin, 28, round off na natin, 2 decimal. 28 point, shall we say, 16 na yon, bale. Okay? Ampere. Ngayon, ganito. If we are going to size the circuit breaker here, ang tanong mo lang naman, circuit breaker, Kajonel, no? Sa circuit breaker, okay, ito, pang board exam muna, ha? Sa board exam, no? 2.5 ang gagamitin mo. For the size of the circuit breaker, that is 250% or 2.5 times the full load ampere, which is 28.16. Imumultiply mo siya ng full load ampere na na-compute mo. So, 2.5 times 28.16. Yan. That is approximately 70.4 ampere or ampere trip. Therefore, use, sabihin natin, therefore, use 70 ampere trip. Yan ang gagamitin mong circuit breaker. Meron bang 70 available sa market? Yes, meron yan. No? May mabibili kayo yan. Okay, although minsan mahirap hanapin, no? Pero meron niya. Kasi yung iba, 60. Tapos pupunta na sa 100 kagad eh. Wag kayong pumunta kagad doon sa mas mataas na value. No? Magkakaroon tayo ng lecture niyan, partner. No? Actually, meron na pala niyan. Meron na tayo niyan. No? Naka-upload na. Tingnan niyo po sa aking, sa dami na rin po ng aming nai-upload, yung motor installation. Isang oras po yon discussion ko about the motor protection, sizing the motor cable, the wire, sizing the breaker, the fuse, no? Meron po yan, isang oras lang po yan na discussion, motor installation. Tingnan niyo po sa aking YouTube channel. Okay? Installation. Panoorin niyo po, i-download niyo na mga ka-wire pa. No, that is based on the Philippine Electrical Code, no? Okay? So, ayun po. Nandun po yung full detail po ng discussion ko na yan, no? So, eto na, Sir Junel. Ang aking kasagutan dito ay 70 ampere trip, no? Alam nyo, kung papanoorin nyo to, based din sa PEC, no? Diba ba? 70. 70 yung pinili natin, no? Usually, sa school, no? Pinipili nila yung mas mataas na value. Eh. Halimbawa lang, ah, na-compute mo 75 ampere. Halimbawa lang, na-compute mo 75. Yung 75 na yan, that will fall to the value, okay, meron ba tayong 80? 70, 80 sa Philippine Elect, sa market? Meron ba tayong 80 na mabibilan? Okay. Ito kasi 70. Do we have 80 available? No? Kasi sa PEC, may nakasulat. No? Pero I mean, sa market, no? Okay. Kung meron pang 90 yan, tapos meron, ito, 100, syempre. Popular na rin yan. Mga ampere trip tong ibig ko sabihin, ha? Na-compute mo 75. Sir, wala akong mabiling 80. Oh. Wala akong mabiling 80. Pupunta ako sa 90. Wala rin ako. Wala pala. Naubos din pala yung 90. Di 100 na lang, sir, ang pipiliin ko.
Nabaliwala na tong 70. Ah, hindi. Kung ako designer, pupunta ako sa mas mababa. Pwede ba yun, sir? Pumunta ka sa mas mababang value? Yun ang papanoorin nyo sa motor installation. Hindi po sa akin galing yung prinsipyo na yan. Sa PEC rin mismo. Makaka-werpa. Ha? Okay? Pwede ba yun, sir? Pumunta ka sa mas mababang ampere trip? Eh, ang na-compute ko, 75 ampere. Pwede ba akong pumunta sa mas mababang value? Eh, turo, sir, ng profesor ko sa university. Pag na-compute mo, kung yung mas mataas, eh, yung higher, eh. No? Pag nagsasize ka ng breaker, ah, hindi parating mas mataas, hindi parati. Pwede kang pumili mas mababa. You want to learn that? Punta kayo sa aking YouTube channel. No? Panorin nyo po itong motor installation. Isang oras po kasi ito. Mahaba. Pang i-discuss natin ngayon yan. Okay? Sige po. So, hanggang dyan na lang po ang aking kasagutan. Sir Junel, okay na ba? Yan po ang aking sagot. Kasi yung alam ko kasi, hindi ko alam kasi yung 2.5. Opo. Yan po ito ng Philippine Electrical Code, sir. Panorin nyo, sir, yung video ko ng motor installation, ha? Thank you. Nandun po yung paliwanag. Okay. Tsaka yung mga kung magre-review kayo ng Master Electrician, nadi-discuss na rin po natin yan. No? Kung magtitiwala kayo sa amin kayo mag-review. Okay, sige. Okay na tayo, Sir Junel. Thank you, sir. Okay. Okay, partner.